Hi mga kabebes! Welcome back to our channel. So for today's video, ang gagawin natin, kung makikita nyo, meron akong box dito. So bubuksan natin itong box. Actually, in order ko to sa Lazada na na-receive ko lang kanina. So buksan na natin kung anong laman nito. So ayan, buksan na natin guys. Ayan, punitin na ang bubble wrap na ito. Walang direksyon. Walang direksyon ang pagbubuka. So, ayan siya. Ang talas naman itong gunting ko. Napakatalas. So, ito na. Meron pa isa. Oh my God. So, ang laman ng ating box ay... and this one. So, meron tayong dalawang pack ng ramen. Yung isa, ito, mild siya. And ito naman is spicy. So, product siya ng Otoge. So, every pack, meron siyang 5 pieces ng ramen. Ayan. 5 pieces ng ramen. Buksan na natin. Meron siyang 5 pieces ng ramen. That one. Ang siyang 5 pieces ng ramen. And, ito ay 120 grams. Yan. So, yung price nito guys, every pack, sa Lazada, it's 150 pesos. Pero kapag bumili kayo sa supermarket, yung isang pack, worth, I think, 210 pesos. And yung per piece niya sa supermarket is 42 to 50 pesos. Ayan. So, later guys, itatry natin siya. Lutuin muna natin siya. Hi guys, I'm back. So, luto na natin yung ramen. Actually, nag-include pala ako dito guys ng isa pang flavor ng ramen. Ito yung, actually wala kasi akong tawag neto. Wala akong stock neto. Mag-isa lang siya kasi kinuha ko lang siya sa supermarket nung nag-grocery ako. Ito ay product ng Nongshim. So, ito ay Shin Ramyun Shrimp Flavor. Itatry na rin natin siya. Hindi ko lang matandaan kung magkano yung bili ko neto sa supermarket. So, ayun. So, before tayo mag-start, nag-prepare pala ako ng tawag neto. Meron ako ditong kimchi. Ayun guys, ito yung mild na Jin Ramen. Ito naman yung spicy flavor na Jin Ramen. And ito naman yung ating Shin Ramyun na dinagdag na lang din natin. So, unahin ko muna itong mild ramen. So, titingnan natin kung anong lasa niya. So, unahin na natin itong mild ramen. So, ito yung noodles niya, guys. That one. So, ayan. So, medyo smooth yung kanyang noodles. So, try natin. Naubusan ng sabaw. Konti lang ate yung nilagay ko sa sabaw. Mmm. Wala siyang masyadong anghang. Mild niya eh. And guys, lalagyan natin ng kimchi. Titingnan natin. Alam niyo ba guys, kung nanonood kayo ng What's Wrong with Secretary Kim, so, ito yun, ito to. Itong episode na to, doon to sa, I think it's episode 5. Nung pumunta si, ano ba yung pangalan ng babae? Misu, Kim Misu. No. Nung pumunta yung lalaki, si Yongjun ba? Yongjun, doon sa bahay ni Secretary Kim. Ang inihanda ni Secretary Kim na pagkain sa kanya is instant ramen. So, sabi pa nga ni Yongjun, that time, kasi first time niya ata makatikim ng ramen, it's edible. And, ayun nga, sabi ni Kim Misu, kapag daw kumakain ng ramen, mas maganda daw na lalagyan natin ng kimchi. So, ayun nga, itatry din natin siya kung talagang, ano ba, tama ba yung sinabi ni Secretary Kim. Mm-hmm. Mm.
harap. Actually guys, itong kimchi na to, ito yung pinakamasarap na kimchi na natikman ko so far. So, in-order ko siya. Lalagay ko sa description box kung saan ko siya in-order. Actually, 150 pesos lang siya per tub. And sulit na. Napaka-crispy din niya. So, ayun nga. Ang sarap. So, ayun. Baka maubos natin. Itatry naman natin itong spicy flavor na ramen. So, ito guys, hindi naman tumukbang. So, kailangan hindi natin ubus-ubusin. Ayan, spicy ramen. Ang maganda lang din kasi dito sa Korean, instant Korean ramen. Napaka-smooth ng noodles niya. And masarap din talaga siyang iganog. So, ayan, try na natin siya. Ang sarap nito, sobra. And maanghang pero sobrang sarap, mapapaulit. So kahit maanghang na siya, lalagyan pa rin natin itong kimchi. Sarap. Ang sarap na ito. Ang sarap na itong Ito siya guys. This one. Ang sarap. Let's open. This one. Ang sarap-sarap niya. Oh my god. Wala pala akong tubig. So wait lang. Lumala ako ng tubig. Sarap pero ang anghang, sisipunin ako ito ako. Sarap na maanghang. Ayun guys, ilalagay ko pala din sa description box kung saan ko nabili itong tawag na ito, instant ramen, jin ramen. So ayun guys, punta naman tayo dito sa sinipun ako. Sa isa pang ramen na trinay natin, na gusto nating subukan, ito yung Shin Ramyun. Actually, first time ko talaga makatikim ng itong Shin Ramyun. Yung Jin Ramen, yung spicy flavor niya, ito talaga yung favorite ko. Pero yung mild niya, hindi ko pa siya natitikman. So, ngayon ko lang siya talaga natikman. So, try naman natin itong isa. Ito ay shrimp flavor. So, halos katulad ng din nung Jin Ramen yung texture, ay yung texture ng kanyang atawag na ito, noodles. And pati yung laki, halos magkaparehas lang din sila. Hindi siya ganun kaanghang. Wala siyang anghang, para lang din siyang instant noodles. Instant yung tawag na ito. Yung cup noodles nung yung mga nisin ba? Nisin ramen. Parang ganun yung lasa niya. Ayun guys, natikman na natin isa-isa ng ating mild and spicy Jin Ramen and etong Shin Ramyun. So ayun guys, natikman na nga natin itong mild and spicy Jin Ramen and itong Shin Ramyun. So far, ang pinakamasarap talaga sa akin is itong spicy ng Jin Ramen. Sobrang sarap niya, tapos lalagyan mo pa siya ng kimchi. Sobrang sarap. So that's it for today's video guys. Kung gusto nyong makabili din itong mga ramen na binili ko, check nyo lang yung description box kung saan ko nabili sa online store itong ating Jin Ramen. And kung gusto niyo ring malaman kung saan ako nakabili nitong
kimchi, ilalagay ko din sa description box. So, yun guys, kung nag-enjoy kayo sa aming, sa aking video, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell for more videos. Bye mga kabebes!